So ngayon, we're going Korean. Ayun nga, umulan pa. So papunta ako dun sa pinagbilan ko ng pagkain. And then, pick-upin ko yung food kasi in-order ko na siya online. Pero mukhang hindi pa ako kaagad makakapunta doon dahil umuulan. Silong muna tayo. Alright. Ayun nga, tumuloy. Umuulan na. Woo! Malas. Woo! Okay. Change of plans tayo. So yun nga, umulan. Tapos, huminto. Actually, huminto na ngayon. Pero since nandito na tayo sa kotse, diretso na natin. Magbabike lang dapat ako kasi nga, malapit lang siya. Alright, so yung balak nating puntahan for today or ngayon is matagal na ako nag-crave dito. Actually, every time nakikita ko siya sa movie, eh, gusto ko siyang tikman. Unfortunately, bihira or wala akong makitang ganun na malapit dito sa akin or sa amin. Yun nga, nakita ko sa Facebook tong isang shop. Although hindi siya yung American style, ang titikman natin is yung corndogs nila. Nakikita-kita ko rin sa mga Korean vlogs na patok din ang Korean, or sorry, ang corndog sa kanila. This time, titikman natin. Ito ang pangit. Since malapit lang yung pupuntahan natin, traffic. Liko na lang tayo dito. Inabutan pa tayo ng buhos. So, antay tayo. Okay na yung box na lang. Salamat. Wait lang. Wait lang po ah. Yan, so bahay lang siya. At sa labas lang nila ginagawa yung kanila corn dog. Tapos may magkaan. Madali naman siya makita kasi merong tarpaulin sa labas. Logo nila. Kaya kahit hindi nyo na i-check yung mismong exact address. Kahit yung street lang pwede na. Okay, so meron ako isang piraso. Yan, nakahiwalay. Kasi itong isa is package na. Alright, so back to the highballs. Nakuha na natin yung ating Korean corn dog. So, first off, gusto kong i-commend yung packaging, no? So, nakita nyo naman na nasa bahay lang yung seller. Bahay lang yung kanilang production area. Kung hindi nyo siguro napansin yon or nakita yon or hindi ko pinakita siguro na sa bahay lang sila nag-ooperate, tapos ipapakita ko sa inyo itong package nila or yung box nila. So, akakalain mo, sa mall siya binili, no? Maganda yung kanyang packaging. So, yeah. Ito yung kanilang box. So, ang pangalan is Ohmy, Jeong. Ohmy, Jeong Korean Corndog. Yan, corndog. So, meron tayong 5 flavors na in-order. So, this one is, itong isang buong box na to ay bundle na. And, meron lang akong isang extra order dahil may gusto kong tikpan. Mamaya na yan. That's for later. So, ito yung mga flavors niya. Normal hot dog with potato. So, ito yung potato yung labas. And then, full mozzarella. Plain. So, ito yung breadings lang. And then, hot dog slash mozza. And then, potato yung labas. So, half-half siya. And then, at the same time, meron tayong full spam. Plain. So, wala siyang potato sa labas. So, breadings lang ulit. Alright. So, tikman natin. Actually, hindi ko kakainin lahat to dahil bumili tayo para sa ating, sa amin lahat dito. So, titikim tayo ng titikim. Start tayo sa hot dog. Start ako sa hot dog. This is the hot dog. Yan. Okay, so meron tayong 6. 1, 2, 3, 4. Sorry. 4 kind of sauce. Kung hindi ako nagkakamali, 2 mayonnaise, isang ketchup, and then merong cheese, which is kinuha na ng nanay ko, and then merong isang naka-sachet
na mustard. So yun yung 5 sauce niya. And ako, titikman ko siya. Titikman ko siya ng as is. Okay, so dito tayo sa full hotdog. Okay. Speechless ako. Okay, of course. Siyempre, hotdog. Hindi ko alam kung anong klaseng hotdog siya. Kasi wala namang hindi masarap na hotdog. Meron, some, pero hindi ito yon. And then, crunchy yung kanyang mga patatas sa labas. Yeah, mas masarap siya kung mas mainit pa. Ang suggestion sa akin, i-microwave ng 30 seconds para mas, ano, mas masarap pa siya. Or, mas ma-appreciate mo. Masarap, masarap. Hindi ko siya makagat ng buo. Hindi ko siya masubo ba? Yeah, hindi ko masubong buo dahil makapal yung kanyang yung breadings and of course mayroong mga patatas sa labas. So, ang ibig sabihin ko, malaki. Malaki siya. So, hindi ko lang alam kung paano ko mapapakita sa inyo kung gano'n siya kalaki. Pero, yeah. Ito yung kanyang loob. So, it's a regular hot dog, nacho cheese dog. And then, of course, yung breadings and then yung patatas sa labas. Okay. So, lipat tayo. Dito tayo sa moza. Full moza. Okay. So, ito yung full moza. Yan. So, yun yung mozzarella. Hindi ko alam kung tama ako, pero moza is mozzarella. Yeah. Alright. So, ito nga. Nagkakalat lang yung breadcrumbs natin. Oh, yun. Okay, so full moza. Ako, mahilig ako sa moza. Mozzarella. Every time na order ako ng pizza, mas prefer ka talaga yung stuffed crust, which is, yeah, may mozzarella sa edge, di ba? Hindi talaga ako nagsasawang kainin yung crust niya. At yung lasa na yon from Pizza Hut, yun din yung nalalasahan ko dito. What I'm trying to say is, kung ano yung gamit ng Pizza Hut dun sa stuffed crust niya, expect mo, close na dun yung lasa ng mozzarella. Or the same. And at the same time, yung last na bite ko, sinausaw ko siya sa mayo. Pumutok pa yung lasa. Hindi ko alam na maganda palang combination yung mozzarella saka yung mayonnaise. Okay, so pasintabi na lang po sa mga lactose intolerant dyan. So. Pero masarap. Ako, mahilig ako sa cheese. Kaya, ayan, no? Makapal yung kanyang, ano ah, mozzarella. Look. Ayan. Makapal yung kanyang mozzarella. So, para siyang, para talaga siyang nasa crust ng Pizza Hut. Kung tutusin, baka nga mas makapal pa ito eh. Kung mahilig kayo sa, yeah, sa mozzarella katulad ko, definitely, huwag nyong i-skip ang order rin ito. Ang kalat ko. Okay, last. Gusto kong tikman yung full spam. Siyempre, spam to eh. Wala namang may ayaw sa spam. So, ayan yung spam niya. Makapal yung kanyang spam sa loob. Yeah. And, siyempre, same breadings kasi plain lang siya. So, wala akong masasabi. Spam plus yung breading nila. And then, sipin mo ganyan kakapal. Ha. Kakain ka lang ng kakain. Okay, so tipan natin with mayo. Mas gusto ko siya ng walang dip. Para sa akin kasi wala, gusto ko yung lasa ng spam, so feeling ko sumasagabal lang yung lasa ng dip.
Hindi ko lang alam kung ano yung lasa niya sa cheese. Okay. Sabihin na muna natin to. Ang flavor nito is choco butternut. Choco butternut. Okay, so meron silang mga sweets naman sa menu, no? So meron silang Oreo. Yeah, meron sila ng choco butternut. And aside sa hotdog, spam, meron silang combination ng franks. Beef frank, hindi ko alam kung ano i-pronounce. Yung isang sausage, meron pa silang mga sausages aside sa hotdog. Yun nga, minimum wager lang tayo, so ito lang yung kinaya nating i-order. So, maybe next time, tikman natin. So, para sa mga mahihilig sa choco butternut, okay, makapal yung kanyang. And then there's the chocolate. Ooh, overload. Basta po, sumirit yung kanyang chocolate sa loob. Alright. Let's dig in. Mm. Hindi ko alam kung anong chocolate to. Hindi ko sure kung bar na tinunaw. Para sa akin, pinakamalapit siyang lasa sa choco-choco. I'm not saying na that's bad, no? Paborito ko yung choco-choco ng bata ko. And every time nakakita ko, nang binibili ko pa rin. So, nandun siya. And then, i-up mo pa yung level. Siguro, mas masarap pa kesa dun. So, hindi ko siya pwedeng sabihin Goya or Nutella. Not sure eh. Pagdating dun sa itong orange na to, hindi ko exactly alam kung ano tawag dito. Pero ito yata yung pinaka-butternut. Medyo matabang siya para sa akin konti. Kung i-compare ko sa choco butternut ng Dunkin' Donut like way back 10 years ago. Ngayon din kasi nag-iba yung timpla ng choco butternut ng Dunkin' Donut. No? So medyo tumabang din naman. So I think nandun na. Okay na siya. So kung mahilig ka sa choco butternut, I think ano, hindi ka madi-disappoint. I think ma-appreciate mo to. Hindi siya ganun katamis. So feeling ko hindi ka rin ganun mauumay. Last na kagat. Alright. Maghugas lang ako ng kamay. Okay, so normally, ang sinasabi ko is, i-check nyo yung description para sa coordinates ko saan nyo makikita yung lugar nila. Since bahay ito, doon sila nag-operate sa bahay mismo nila. Para safe lang, gusto kong sa kanila nyo na malaman kung saan nyo sila mapupuntahan or mapipick up yung pagkain. So, ililink naman natin yung Facebook page sa description. So, i-check out nyo na lang doon. Or, i-search nyo na lang si Ohmy, Jeong, Korean Corndog. So, this is Las Piñas branch. Kasi kanina, nag-quick search ako, may mga lumabas na ibang branches. No? So, meron sa Quezon City, meron somewhere else, so may mga Las Piñeros dyan. Marcos Alvarez lang sila malapit. May village lang doon na papasukan nyo. Madali lang mahanap. Merong tarpaulin na nakapaskil naman sa labas. So yeah, I think hanggang dito na lang. Kung maabot na naman kayo dito sa dulo o sa part na to, maraming salamat sa inyo. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do so. I appreciate it. And thank you very much. So hanggang sa susunod na video, peace!